sa pambato ng USA. Mainit to! Mga kababayan, here we go! Gera na kagad sa top lane dahil mukhang two-lane setup ang gagawin ng Blacklist International. Ohev and Oh My Venus. Siyempre, kapag level 1 talaga, you really need to help the Harit. As much as possible. As much as possible. Para mabilis agad yung watch me nene niya. Pero again, tignan natin na actually yung naging hero ni Ohev. Alam natin na isa to sa mga heroes niya talaga. But at the same time, parang sinasabi, na pagdating sa Harit, automatic, ito na yung Pikachu ni Ohev, na pag yun yung ginamit niya, automatic, grabe yung magiging performance niya. But for BTK, maganda yung kanilang binitaw or binigay na heroes dito against the Blacklist International. Kasi pangontra naman sila doon. Yun sa nga. Healing, pero top lane, mabilis ngayon ang Blacklist. So ito yung plano ng Blacklist. Pigilan. Gusto nilang pigilan itong gold lane. Gusto nilang gawing dead lane, yung gold lane ni Fried Chicken. Or bukod doon is to protect Ohev and talagang ipa-level 4 agad si Ohev. Gera agad, but here you go. Ito yung kapangyarihan ng isang Lolita sa iyong lineup. Kaya niyong gawin yung mga ganong movements. Level 2 Lolita, scary at pwede nang sumama ng sumama. Meron din kasi siyang kaltok dito against Blacklist International. Kaya pala, for Blacklist International, kaya din sila nasa may top lane kasi ayaw nila maging golden fried chicken. Yun nga eh. Alam kasi, mo naman kapag naging golden ang fried chicken, masarap yun. Rapsy. So talagang they want to shut it down and give Ohev the time of his life. Interesting choice of Blacklist International, Chantel. Apat na Purify. Ooh! Para hindi makapag-setup ng play, maganda dito si Shark. Alam na natin yan. Oo, pero tignan natin ha. Ultimate para dito kay Haji. Makakuha na ko. May setup na ginagawa. Of course, si Moba Zane. Ito na yung mga blades. Double kill. This is the early game na pinag-uusapan natin, Chantel, para sa side ng BKK. Triple sweep after triple sweep. Kahit na naka-apat na, Purify kayo, or should I say, Purify. Parang ang gusto nilang gawin is to bait the Purify and then tsaka mag-ulti si Moba Zane. Goods tama, tama. Yun yung nakikita din natin ngayon for BTK. Yun yung pinaka-strategy nila. Kung mapansin natin talaga, pinaforce nila dito against Blacklist International na magkaroon agad ng mga setup play. Kasi, hindi pa nga level 4 si Oh My V. Mamaya pa. Para instant mamaya burst pa. Na agad. Para sa kanila, kuha nila agad. Minus na agad sa gold. Di na kaagad makakapag-farm dito yung mga players ng Blacklist International. And later on, isa pa pala sa mga kailangan batin ng Blacklist International, hindi magiging ganun kadali ang buhay ni The Queen because of Moba Zane as well. Well, tignan natin kung mag-work. Triple sweep yun eh. Tignan natin kung mag-work yung Purify kasi alam ko na po Purify yun eh. Mm. Yung triple sweep eh. Pero syempre, bukod sa triple sweep, kailangan mag-ingat din sila sa Numinum Blast kasi mukhang talagang gusto nilang i-shutdown eh. Si Moba Zane eh. Pinanood nila lahat ng stream ni Moba Zane. Pinanood nila lahat ng live. Nagpuyat sila para doon. Finally, dati yung Blacklist, mga heroes nila yung binaban, lima. Ngayon, ang ginawa nila, ban natin yung isa sa kanila. At nako, nag-purify pa, ayaw pa laruin. Okay. There you go, that is the triple sweep, pero nagamit ang purify. Napa-ultimate ngayon. Of course, si Oh My Venus sabay. Siyempre, feathered airstrike. And ito si pa ba, may bulwark na ginagawa. Okay. Si Shark. Kalma muna. But then again, kalma muna. Look at this, two purifies burned. Calamity Reaper para kay Ohev. Meanwhile, BTK magre-reset chance. One-on-one coming in. But nothing's gonna happen. Matagal pa yan. Kalma lang muna. Magaling ginagawa dito ni Edward. Kung pamansin natin na hinabol talaga siya doon na ni Victor actually. And yung bottom lane. Ito na naman tayo sa mga Edward moves. Hindi na muna siya okay. Edward Balboa ngayon. Edward the Dancer muna siya. The Edward the Dancer. Esmeralda. Edmeralda. Alam mo, ito nga eh. Gusto ko na na-mention mo yan eh. Kasi it seems na ang Blacklist all throughout this year is kapag may nasa-shutdown silang isang lane, may isa namang side lane. Pero umaangat eh. Na umaariba. That is the Ohev and Edward. Sabi niya, tabi na, mo, akin oo, na to. The Ohev Edward special na kapag hindi gumagana, eh, papaganayan yung isa. Ngayon, if you are BTK, clear kasi yung ginagawa ng BTK na ang ginagawa nila, kailangan early game natin maganda. Kaso ayaw nilang palaruin. Ayaw nilang palaruin si Moba Zane. Chantel, apat na Purify just to counter this Saber. Pero men! Nako! Sabi ni Moba Zane, anong counter? Kanina ka ba nandyan, Edward? Sabi nito na BTK, but for Blacklist International, ang shifting ng kanilang orientation ngayon is kumuha ng objectives against BTK. Kasi kung titignan natin, sa may middle lane kanina, yes, napatay si Edward, pero ang gusto nang kuhanin is mag-clear lang yung minion wave. Pero grabe. Another kill for BTK, although, eto,
BTK, yes, nakafocus sila sa kills, pero hindi ganon kalaki yung nagiging yung gap lamang, yeah, sa gold. Kaso kung iisipin mo, Chantel, yung burst damage kasi nila napakalakas eh. Look at this. Even Fried Chicken, controlling, measuring everything up. Yung burst, like for example, binanggit mo to eh. Meron kang Beatrix, gamit na gamit yung Nibiru. Oh. For the burst damage. Ayan, no, Nibiru Splash. Ito na nawawalang pakialam. Si Fried Chicken. Ay, sa nararamdaman ni Ajit. Oh my Venus. What a counter play. And kung iisipin mo ah, Zia plus the setup na meron si Shark, ang taas ng CC, oh, ang taas ng burst sa umpisa. At saka ang taas ng chance na mapagsabay-sabay nila or hindi naman sabay-sabay pero maganda yung pagkakasunod ng bitaw nila ng skills para makuha nila yung gustong kuhanin against Blacklist International. Pero Blacklist International, ang kinagandahan dito is si Haji, hindi pa natin nakikita yung kanyang mga fairy effect na biglang yun yung pwede yung pang-counter against BTK. Yung positioning. Oh, yes. Actually, na-positioning din ni Wise. Nakopo. Na-position din ni Wise yung sarili niya. Paisipan na gagawin. Si Edward na target dito. Napagamit siya ng Purify. Nice Purify onto the show. Pero ito na nga yung position na gustong gawin ni Naoe. Pero 3D Impulse Sweep. Oh no! Monster kill na gawa ni Mama Zane. Nagsasaguan ngayon yung dalawang kupunan. Mawawala na yung Summon Force. Kailangan na ba mag-back ng Blacklist International? Yes! Kailangan na ng dalawang kupunan mag-back. But that is a crucial kill once again for MOBA Zane. Down completing his item at mukhang may kasama pang Turtle, Chantel. Napakabilis for BTK actually na makakuha ng kill against Blacklist International. For Blacklist International, hindi muna sila advisable na dumiretso. Kasi kanina si Oheb, nakalimutan yata na meron pang triple sweep si MOBA Zane during ang hirap that time. Eh. Yeah, but ang dami mo kailangan yung bilangin kung eto, may checklist ka. May checklist eh. Kumbaga may show, may triple sweep, and okay, yung kalabasa blasa ilalabas. Pero ayun yung pailaw cross ng Reyna. Pero may sipa na gagawin ngayon kay Edward. Edward still alive. Frostmourne shield. Nakaw shield. Victor, mapapasubukan. Pero ngayon, here comes Haji. Pero yung shark na mula sa likod ni Wise. Wise! From behind. Finally, Blacklist International taking a kill. And finally, kahit paano, masasabi natin kung sila lumamang. Victor is down. Blacklist International, dumidepensa ngayon against the BTK. Nakikita na natin yung kanilang synergy, nahanap nila kanilang group kung paano pagaganahan yung kanilang lineup against Team BTK. Pero BTK ngayon, kung titignan natin in terms of the gold, almost same pagdating sa players ng Blacklist International. Pero naiwan si The Queen at 2.7k gold. So kaya siya medyo madaling matarget dito ng BTK. Madali din siyang maburst. Ang dalawa yung kailangan mo. Ano bang PPT in mo na pangtanggal ng CC? Yung sipa ba nung Joe o yung triple sweep? Oh, sinabay pa! Actually, kay Wise, siya pa yung walang purify! Oh my God! Nakita mo yun dyan, tilabang nasa ere sa triple sweep. Inali yung sinipa, actually. Sinipa siya ni Victor. And wow! And OM is also down. This is Blacklist International na nawala yung strength nila. Usually at 8 minutes, ito na yung timing. Parang yun na yung OB time nila. Yung sinasabi natin na naging strength ng Blacklist International during MPL Season 8 na pag nauhul. Grabe. Pero si Edward dito, nakikita na natin kakunatan niya, hindi lang dapat sila mahuli from time to time, masecure oh my dito ng Team okay. BTK. Pero very aggressive from Team BTK. Meron pang Demon Hunter Sword ngayon, si Floyd Chicken, and meron pang nasa taas na nagki-clear ng minion wave. It's all about the damage output for the side of BTK. And I can now say, Chantel, it's not really about MOBA Zane din. It is BTK na ina-activate talaga nila din yung lineup. Oh, yung pick-off lineup na meron ang kanilang kupunan. Walang panghuli for MOBA Zane actually. MOBA Zane, it's now 7-0-1. So Blacklist International, medyo nakukulong sila. Pero matiwala tayo na makukuha nila yung groove nila later on. As long as merong pumunta sa may side. Kasi as of now, hindi nila napuflow yung side. And ito ah, knowing Blacklist International, hindi ito yung first time na napunta sila sa ganitong situation. It's them na gumagawa ng magagandang calls pagdating sa late game. Yung calls na, o maglo-lord ka ba? Yung calls na, ikaklash ba natin to? Now, if you are BTK and you are leading ng ganito, 3.1k. Kailangan huwag kang magpo-fall sa bait ng napakagandang call ng Blacklist. Oh, oh. Kailangan as one pa rin kayo and no, kung nakikita natin ngayon, Chantel,
Mukhang karespe-respeto ang calls nila. Hindi nag-uulti si Moba Zain kapag alam niya may purify, inuulti, actually inuulti nila, may retry lang. Mga ganun. Oh, kagaya niyan, naka-red. Oh, okay. Pero titignan natin. Si Shark, nabangga ng Shark. Nabangga rin si Shark. But nothing's gonna happen. Hinga lang muna. Para sa ating mga dalawang teams, kanaganaan dito for the side of a Team BTK, meron silang mga skills. Although si Shark, nabawasan na isa. Same goes with the Blacklist International. Pero nakaredy sila, nakapwesto. I-re-reset na ko. BTK ngayon, kailangan nilang umatras. Kasi most probably, Blacklist International ang kukuha ito na, against them. Ito nga yung binabanggit natin, yung calls eh. Merong ganong calls eh. Kapag biglaan eh, no? Kapag nakabiglaan eh, kapag may nakashove na lane, tsaka magkukol ang Reyna ng go tayo sa Lord. Ito na, dito na nagmamatter. Ito na yung tunay na laro eh. Pinag-usapan natin eh. Yung early game, lahat ng teams marunong na yan eh. Magbabuff, tapos silip-silip, dito Wanderer. Pero ngayon, BTK and Blacklist International, di na magmamatter yung kanilang mga late game calls. Kung ano pwede lang gawin, or para mabait dito, may iba. Oh my God! Kahit na purify yun, may damage output pa rin talaga. At nirat-rat na ni Fight Chicken, the Nibiru, getting all of the damage. Nagkatabi-tabi ngayon, pero look at this, Victor, inaangatan lang yung tatlo. Nako, naghawak kamay na si Wise at si Venus, pero tinanggal. Sabi dito ni Victor, huwag kayong maghawak kamay. Yeah! Tatlo ang nawala sa Blacklist and BTK. Proving the doubters right now. Nako po. At gusto nilang, mukhang gusto nilang i-break ang code shots 512. May kasama pa Lord. May kasama pa Lord. Post muna natin laro para hindi na makakuha yung Lord. Oh my God. BDK right now, maganda yung kanilang communication for every team fight. And minamaximize nila yun. Kita natin dito sa ating instant replay brought to you by Oppo. Nakita nila si Edward and si Oheb. Magkatabi doon si Moba Zen and Fried Chicken. So instant burst agad yung nagamit with a combo of triple sweep and the render damage as well. Oh my. Tapos dumiretso na yung mga players ng BTK. Oh my. Ang tawag ko dito, Chantel, ito ang prutas strategy. Bakit prutas strategy? Kasi ano bang ginagawa sa prutas? Pinipitas. Pinipitas lang ng BTK. Isa-isa ang Blacklist International. Kailangan nang itaas ng mga agents ang kanilang mga kamay. Energy ball! Dahil mukhang, oh my God, BTK. Batak na batak! Oh, biglang. Dalawang tulog lang, biglang naging sobrang batak. Pero maganda yung kanilang naging pagkabatak dito. Na Blacklist International, meron silang mga pang late game heroes. They have Oheb, they also have Edward. Kailangan lang nila masustain, kailangan nila makuha. Or masalo nang tama yung damage dito ng Blacklist International, BTK, pero BTK right now. Okay. Iba ang kanilang pinapakita. Haji, kaya niya bang i-channel ang kanyang inner KDA machine? Nabanggit mo to, Chantel. At one way for Blacklist to win this, one way for Blacklist is to Haji to have a position na kung saan mababurst na yung apat tatlo. Yung para mabait nila pumasok. Pero biglang feathered airstrike. Biglang feathered airstrike ng ganon. Pero ilang feathered airstrike ba ang kailangan? Mga apat lang yun, di ba? Mga tatlo-apat na talagang maburst down. Because Saber is still a squishy hero. Kaso, man, this is... Sakit na pa. Ang sakit na ni Fight Chicken. Meron na siyang Demon Hunter Sword tsaka Blade of Despair. Okay. Pero Blacklist International, meron na ditong Holy Crystal si Haji. So lahat, agents, buong Pilipinas, kumapit tayo ngayon Eto sa na. Crystal Oo. Ni Haji. Sa Crystal ni Haji. Pero, BTK is considered the underdogs of this matchup. Dahil sa talagang stats-wise, pero yung galaw eh, I mean... Malinis eh. Isa, kilala ang BTK sa mga micro outplays. At kapag magaling ka sa micro outplays, ibig sabihin nun, no pun intended, BTK, batak ka maglaro. Oo. At mukhang batak talaga sila. Parang yung sa Trinitas, pag nakita mo na may isang kumaliwa, inaayos agad ng BTK. Alam mo agad. Eh. Parang Oo. Ganun yung ginagawa ngayon. Sakit. Oh my God. The Renner Sniper Proc. Naramdaman ko din yun ah. Kalahati ang bawas. Shout out kay Hawkeye. Ayan. Kahit hindi arrow off. Oh my God. Binibit nila yung ultimate ni Haji. Oh. Ayan.
pag possible din, i-bait din nila dito. O kahit ano, skill ni OMB or kaya skill dito ni Haji. That's okay. It. Pinasok! Pero ito, sinabay ngayon yung Shark Chakam yung minumblast. Mukhang tuloy yata ang laban dahil binabasag so, na ngayon yung tower. OMB ngayon, Pulado. Pero papasok na si Shark. Shark bait. Pero ngayon, Wise, Pulado na din. Oh! Ay! G! Yatap si Wise! PTK! Naku! Proving to everyone na mali kayo! 2% ang bumoto! Oh my! Naku, magkakaroon pa ng minion wave! Kailangan dumipensa dito na Blacklist International! Team USA! Oh my PTK! God! PTK! PTK proving the doubters wrong and they will take game number one! Wow! Ang lupit nun! BTK! We need to recognize BTK. Blacklist, we all thought na E to the Z. But man, iba to. Ibang BTK to. Ibang batak to. Kakaibang pagbabatak ang ginawa nila doon. I feel that the Esmeralda, magandang hero, pero parang hindi siya kagaya ng Pakito that can actually crowd control din. Oh, that can actually put up outplays like yung earlier na yung ginagawa ng BTK, binibait lang nila yung ulti ni Estes, ulti ni Farsa, then tsaka go. Tapos yung bait nila na yon, wala pa silang ginagamit na skills against Blacklist. So parang nagiging -1 agad. Pero kasi, yung lineup yun ng Blacklist. Bitin eh. Esme at saka Harit. Esme, Harit eh. Parang kailangan talaga muna lang tumaba. Kaya, parang game talaga. Parang kailangan na, BTK. Oo, kailangan natin may isang fighter. Oo. Like, siguro nga, Pakito, Cho. Pwede nga din, Lapu-Lapu. Lapu-Lapu, yung no? At least, oh my. Pero, grabe upset to. Pasensya na kayo guys. Kami ni Chantel ay shocked. Oo. Kasi alam,